So ganyan lang siya kabagal, mga lodi ko, yo. So 3, 4, 5. So 6. Considered 7 na, mga idol. 7 Mbps yung download niya. Tapos yung upload niya naman is nasa 4 Mbps. Nandun lang sa gilid yung Wi-Fi window machine natin. Doon ko na lang pinakabit. So ang problema natin ngayon is mahina yung signal niya, mga Ludicoy. So titingnan natin kung yung klase ng modem na ginagamit ko, baka may ma-recommend kayo dyan na magandang modem. Tsaka ang load niya is nasa 5 Mbps lang yung mataas niya. Tapos yung upload niya is nasa 4 Mbps lamang, mga Ludicoy. So nagpakabit ako nito nung isang araw, I think yung Monday. Tapos ilang araw na to mahina yung signal, lalong-lalo na kapag ano, kapag may naka-connect na mga 3, 4, or 5, yun ang naglo-loading na siya. Ito yung wifi natin, mga idol. Ito yung modem niya na nakalagay. So naka 3 bars naman siya. Ito, papuno naman siya, 3 bars. Tapos yung wifi niya pulled din, tapos naka kulay green siya. So yung ginamit ko dito, mga idol, na nabili namin is Tato powered by Globe. So open line ito siya, Ludicoy. Tapos dito ko na lang sinama sa ano, sa mismo sa Wi-Fi window machine, kasi doon sa loob parang ang hina ng signal niya. Kaya sinama ko dito sa mismo sa taas ng piso Wi-Fi window machine para ano, para makahigop siya ng signal. So ang bili ko naman ito, mga idol, is nasa 2.5. Tapos ang gamit nito is rocket sim lang ang gamit nito, mga idol, kasi ito ay dead spot area din siya, mga idol, hindi abot ito ng fiber, kaya rocket sim lang yung yung ginamit dito. Ang maganda kayang modem na pwede nyo i-suggest dito, kasi ito ay dead spot na area, mga idol, at hirap sa signal. Malodi ko, pawala-wala, minsan meron, minsan wala, minsan malakas, minsan naman mahina. Tapos ito naman yung bahay ng Wi-Fi. So yung Wi-Fi window machine, binili ko ito ng 9,500. Itong modem niya is 2.5. So umabot ka agad ng 12,000. Yung antena niya naman is nagkakahalaga. Nagkakahalaga yun ng 2.5. Okay, tapos yung SIM nito is nasa 900. Tapos naman yung ano niya, yung antena niya is 2.5. Tapos ang labor nito with antena is nasa 1.5. So nagkakahalaga ka agad ng more than 17,500 yung nagastos ko. So hindi pa kasama yung mga bakal na to na ginawa namin. So nasa mahigit na rin 18,000 yung nagastos. So yung pagka-install naman ito, mga Ludicoy, so ito yung mga, dito yung mga wire niya. Ito, paakyat dyan sa taas, tapos nakaganyan yung wire niya. Tapos dyan, kinabit ko sa taas, tapos binuhol ko naman dito. Ayan, nakabuhol siya ng paikot-ikot. So kung hindi ba nakaka-affect sa signal yan, sa takbo ng signal, mga Ludicoy, so paki-comment na lang sa comment section. Tapos dito nakaikot. Tapos ito yung antena niya, mahaba rin tong antena niya, tapos binuhol ko. Tapos ito naman yung klase ng antena niya sa taas, mga Ludicoy. So ayan, mataas siya. So galing dito, yan, paakyat sa taas. Yan, mga nasa 1 1/4 na tubo ng ginagamit sa mga poste, mga Ludicoy. Ayan, oh, pang poste, pang kuryente. Tapos yung ano niya naman, yung EOP niya naman, mga Ludicoy. So ayun, mainit na kasi kaya malabo. Ayan yung P2P niya sa taas, mababa lang din. So ano kaya magandang antena na pwedeng magamit dito para mas lumakas yung hatak ng signal niya, mga Ludicoy? Ayan. So mag speed test tayo, mga idol. Tingnan nyo kung ilan lang yung makukuha ng speed test ng download tsaka upload niya. So mula sa first attempt hanggang sa second attempt, mga Ludicoy, kung ilan yung makukuha niya. So mag speed test tayo, mga idol. Tingnan natin kung ilan yung speed test nito. Tayo sa speed test, pindot natin yung go. So ganyan lang siya kabagal, mga Ludicoy, oh. So 3, 4, 5. So 6, considered 7 na, mga idol.
7 Mbps yung download niya. 4 Mbps mga idol. So ulitin natin ng isang beses, second attempt, kung ilan yung upload niya talaga. So, ayun mga idol, yung upload niya is 5 Mbps for second attempt, tapos yung second yung upload niya is nasa 4 Mbps mga ludikoy. So napakahina talaga nito. So ayun mga idol, napakababa talaga ng kuha ng ano natin, ng upload saka download wifi natin mga idol. So sobrang napakababa. Sa mga expert dyan sa bindo machine, sa mga nagbibindo machine, baka pwede naman paki-comment or pa-advise sa magandang modem saka sa magandang antena na pwede magamit. Kasi dito is dispatch siya mga ludikoy saka naka rocket sim yung gamit ko. Smart, smart lang naman kasi malakas dito. Kapag globe kasi dito or TM, mas mahina yan dito. So mas malakas kasi dito yung smart. So okay ba yung nailagay yung modem kasi na nakalagay doon is globe. So dapat ba talaga smart na modem or imats sa smart sim niya mga ludikoy. Pag-suggest na rin ng magandang modem saka magandang antena. Or ilan nga ba o gaano nga ba kataas sa mga dead spot area ang antena na pwede nating ilagay. So maraming salamat mga idol. So this is Bukid Noon Vlog TV. Ride safe at ingat palagi. Huwag kalimutang mag-subscribe at syempre share mo na rin yung video ko para maraming makapanood din sila kung anong mas maganda dito sa problema to mga ludikoy. Surprise motherfucker!